Good afternoon, maayong buntag at mapiyak pipita ang mga kababayan. Nandito na tayo sa pangalawang webinar ng Panahon TV na pinamagatang Understanding Space. Meron tayong anim na topics na i-discuss ngayong araw. Mahati yan sa tagtatatlong bahagi. At syempre, pagkatapos ng mga topics na yon, magbibigay tayo ng online quiz kung saan ay dapat follow kayo sa Panahon TV page, YouTube, Twitter account, pati na rin yung IG natin para makuha nyo rin yung certificates na ipamimigay natin pagpasado rin kayo sa ating quiz. So, didiscuss natin sa unang part ng ating webinar, itong Introduction to Astronomy, Moon Facts, at Exploring Solar System. Okay, game. So, papakilala ko na yung kasama natin ngayon. Siya ay nagmula sa Bulacan at tapos niya ang kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Central Colleges of the Philippines. Napasa niya ang board noong 1991 at nakasama at pumasok at nagsimula magtrabaho sa PAGASA noong 1993. Siya ngayon ang Chief PAGASA Astronomical Observation at Time Service Unit. Di ko na patatagbalin pa, narito ang ating guest speaker, si Sir Mario Raimundo. Yes, isang magandang hapon sa inyo lahat, sa mga tagapanood o mga audiences ng Panahon TV at sa mga astronomy enthusiasts, isang karangalan na maging bahagi ng inyong programa. Ang una-una, mga pag-aaralan natin dito yung mga dates ng tungkol sa astronomy, ano nga definisyon, ano yung mga makaka-apekto sa atin, na po pwede natin na para maiwasan, mga constellation, pag-uusapan din natin yan, ano yung mga stars, mga bituin, ano mga kulay na yan, ano mga pangalan ng mga yan, ay po pwede natin matutunan dito. Ang zodiac sign ko po ay Scorpio. May pag-asa po ba akong magkaroon ng love life sa natitirang bahagi ng 2020? Yes, ang zodiac kasi no, parte ng sinasabing astrology. Now, by definition ay ang astrology is a pseudoscience. Now, yung mga astronomer na yan ay pinag-aralan ng mga posisyon. Dinetermine nila yung mga physical characteristics, motions. And then ang astrology naman ay ikinorelate ito sa buhay ng tao at sa event na nangyayari sa mundo. Dahil live-live yung pinag-uusapan ay meron kasing dapat na magkakatugma dyan sa zodiacs na sinasabi. So, ang pinakamagandang maeterno no, sa mga nakikinig, sa mga manonood natin, kung gusto nyo ng isang magandang relasyon na hindi kayo mag-aaway, ang Scorpio ay pupwede sa Cancer at saka sa Pisces. Well, sa definition ng astronomy, is a study of the sun, the moon, stars, galaxies, gases, dust, and other non-earthly bodies and phenomena. Now, sa curriculum K-4, tatlo lamang ang sinasabi dito sa definition. At ang definition niya ni study of this phase, planet, and the stars. Yun lang ang tatlo. Ngayon, sa akin, nung dating nag-gokon ako, no, ang talagang definition ko dyan is a study of lights and all the things that is beyond the atmosphere of the Earth and phenomena. Kung paano nagsimula sa buong mundo, no, by history, pag-uusapan natin, ang unang paniniwala ng mga tao ay yung tinatawag na Earth-centered. Pero bago yon, ang paniwala kasi nila, kung naka-Earth-centered siya, yung parang flat surface ba? Ang paniwala kasi nila doon na kung nasa gitna ang Earth, ang araw ay umiikot sa Earth at ang mga bituin na yan ay parang fixed stars na umiikot pa rin doon sa ating sa mundo. So pagdating ng araw, gumagalaw ang araw sa Earth at hindi nakikita ang mga bituin. Pero pagdating ng gabi, lumilitaw mga bituin. So ibig sabihin, naka-fix ang mga bituin, walang bituin sa araw pero sa gabi ay laging meron. Now, nung 387 BC, inintroduce na no, ang tinatawag na geocentric system. Pero hindi pa ito binigyan ng talaga ng tuon ng pansin hanggang sa dumating ang 140 AD. Si Ptolemy na yan. So, yung tinatawag na Ptolemaic system, geocentrism kasi yun, earth-centered siya. Ngayon, matagal na ginamit ang sistema na yan ng tinatawag na Asian model of the world for 1,500 years, walang kumukontra, which is talaga namang mali siya. Ang pang-counter ng tinatawag na geocentric model ay ang kay Copernicus, ang tinatawag na heliocentric, which is true. Yan ang talagang tunay na findings
na nakita na talagang totoo na hindi Earth-centered, bagay na tinatawag na Sun-centered. At ang planetang Earth ay isa lamang sa planeta na umiikot sa Sun. Ang unang nag-device o nag-invento ng telescope ay ang tinatawag na si Hans Lippershey noong 1608. Si Hans Lippershey, wala siyang purpose para doon sa kalangitan, no, sa astronomy. Kasi ang purpose niya doon, mag-device siya ng isang equipment na to bring the object nearer. So, ibig sabihin noon ay sa mga terrestrial mo lang gagamitin. Yon ay si Hans Lippershey. At mas maganda ang ginawa ni Christian Huygens. At si Christian Huygens ang naka-discover ng Ring of Saturn kasi mas maganda ang telescope na ginamit niya kaysa doon sa ginamit ni Galileo Galilei. At ang contribution ni Christian Huygens ay ang first pendulum clock. During the time kasi ay ang ginagamit ng mga tao ay yung orasan nila kasi yung tungkol sa mga stars. Yan ang kanilang mga orasan. Tsaka yung motion ng moon at tsaka ng sun. Yung first pendulum clock ng 1656 ay si Christian Huygens ang nag-develop. Ito ay si Galileo Galilei ang tinatawag na first person to be used ang telescope for astronomical purposes known as the father of astronomy. At nang dahil sa kanyang observation ay siya ang nakapagpatunay na ang buwan ay mayroong crater o mayroong tinawag na mga bako-bako. So, pero hindi pa masyadong malino, no, sapagkat napakalit lamang ng kanyang gap na teleskopyo. Ganon din ay siya ang nagsabi na ang tinatawag na Milky Way Galaxy ay parang puro bituin. Akala kasi nung during that time, parang gatas lang kasi ito ang Milky Way Galaxy. Akala nila parabang ulap lamang ito. And then si Galileo Galilei ang nakapagpatunay na ang mga ito ay puro mga bituin. Dito sa kay Newton's Law of Motion ng 1687, siya ang nag-device ng tinatawag na First Law of Motion, ang tinatawag na Law of Inertia. Ito yung Law of Inertia na ito ay nakatulong ito dahil dun sa explanation ng tinatawag na bakit hindi nawawala sa orbit ang isang planeta. Yan ang Law of Inertia. Ang second law of Newton's Law ay ang tinatawag na Law of Force, na tinatawag na may formula na force is equals to mass times the acceleration. This is very useful in the physics. At ang third law ay ang reaction law, ang sinasabi na sa physics kasi kung tinuturo naman sa mga estudyante yun, for every action there must be an equal and opposite reaction. Diba? Yun ang sinasabi na, yun ang third law. Na yun ang contribution ni Newton's. Si Albert Einstein naman, ang contribution niyan ay ang special theory of relativity, mga quantum mechanics. Medyo advanced na ng konti. Andyan na yung application na sinasabi ng mga warping of sa space-time. Diyan napapasok kung bakit nabuo yung mga science fiction na parallel universe, yung tinatawag na wormhole. Yan, lahat yan ay may kinalaman dun sa contribution na binigay ni Albert Einstein. Astronomy sa Pilipinas natin pag-usapan sapagkat yun ay napag-usapan natin yung kabuuan. Dito sa Pilipinas, merong astronomy dito. Umpisa pa lang nung 1865, meron tayo nun. So, meron na sila noon na tinatawag na telescope. Medyo advanced during that time sapagkat nag-umpisa pa lang ang astronomy noon. At itong telescope na ito, itong tinatawag na dome na ito, na observatory, ay nasira noong World War II. 1945, binomba ito. Nung masira ito, nawala na ang tinatawag, pati yung equipment, nasira yung 19 inches. Ang Pilipinas, nabuo ito sa atin, nagsimula dyan sa, ang tawag dati doon is Weather Bureau. That is 1954 na itinayo yan sa University of the Philippines, kung saan nandun ngayon ang aking opisina. Palayikod, dalawa lang ang pag-usapan nating epekto. Ang unang-una, yung epekto ng tinatawag na solar flare. That is number one. Kasi yan ang medyo threat sa atin. Ang solar flare ay medyo may correlation kasi yan doon sa tinatawag na solar maximum. Yung solar maximum kasi, ang sun kasi ay laging nagbibigay ng parang sunspot yan. So, kapag ka solar maximum, pag mas maraming sunspot, ang tendency niyan ay mas maraming solar flare. Ang unang-unang makikita mo dyan, pag madating na solar maximum, mas maraming activities at marami kang makikita na tinatawag na aurora. Ang aurora australis, ang aurora borealis sa bandang norte. Pero ang tinatawag na aurora na yan ay hindi natin makikita sapagkat tayo malapit dito sa equator.
Pero dyan sa may bandang medyo mataas na latitude, na sa mga around 55 hanggang 90, normal na sa kanila ang makakita. So kapag ka solar maximum, halos talaga araw-araw makita mo, mayroong dancing light ka makikita doon. Sapagkat ito yung kasing high energetic particle nito ay nagkakaroon ng interaction doon sa atmosphere. The moment na magkita yan, ay nagpo-produce yun ng parang electrical charge particle kasi yun eh. So parang ilaw siya na nagda-dancing light. Pero hindi yun talagang threat sa atin. Maganda lang siyang panoorin. Ang talagang threat sa atin dyan, sapagkat energetic particles siya, no? Electrical charge siya. Kapag ka masyado malakas ang solar flare at tumama, no? Let's say nagkaroon ng burst ng solar flare at talagang halos direktang tatama sa atin sa mundo, ang tendency niyan ay hahanapin niyan yung mga mahahabang mga linya. Yung mga tinatawag na mga conductors ba. So, unang tatamaan dyan yung mga electrical grid. So, by history, ay nagkaroon ng tinatawag na blackout isang siyudad sa Quebec noong 1989. And 1989 and 1990 ay solar maximum yun. Mas mataas talaga ang maraming sunspot during that time. Dumako tayo dun sa isa, yung epekto na near-Earth objects o near-Earth asteroid. Dito sa tinatawag nating near-Earth object na kung saan nasa pagitan ng Mars and Jupiter, mayroong tinatawag na asteroid belt yan. At as of March 5, 2020, marami na. Mahigit 20,000 na ang near-Earth asteroid. May mga potentially hazardous asteroid na sa mga around 2,000 plus. Maraming klase yan. May mga families kasi yan. May tinatawag na Apollos, Amors, Athens. Ang mga Earth crosser niyan ay ang Apollos at saka ang tinatawag na Athens. Definitely, ay aasahan natin na mayroong tatama, siguro once in a lifetime ng isang nan tayo sa generation natin, na may tatama na isang beses. Hindi natin malaman kung saan lang lugar. Kung halimbawa sa Pilipinas, sa liit ng Pilipinas at tinamaan ng Pilipinas, isang isla lamang, medyo napakamalas noon. Normally, ang mga tinatawag na mga near-Earth objects na nagbumabaksak sa lupa, karaniwan niya sa Russia. Totoo bang mainam magtanim pagbilog ang buwan? Bakit? Well, ang pag-usapan kasi natin ng buwan, ang normally nag-correlate natin dyan ay ang tinatawag na tides. So kapag mataas ang tides, nagkakaroon ng increased moisture that encourages the seed to sprout and grow. So pagdating daw pala ng ganyang full moon and new moon, ay mas magandang magtanim. Pero depende sa mga phases, no? Meron sa pag-aaral ng mga tinatawag na almanac, no? Yung farmer's almanac. Meron silang talagang nakaset kung kailan magtatanim at kung kailan niya harvest. So, siguro yun ang pinaka-base sa kanilang karanasan na nakita. Sa moon, kung pag-uusapan natin ng buwan, sa nakikita natin, ano, tanong ng marami dyan kasi, bakit isang mukha lang ang nakikita sa buwan? So, ang talagang kasagutan doon ay ang buwan natin is nag-move yan, ano, nag-orbit yan around the Earth in a geosynchronous motion. Ang ibig sabihin nun, every time na iikot ang Earth, umiikot din siya. So, kaya isang surface lang ang ating nakikita. Kung tuwagin kasi nakikita natin na buwan ay near side. Yan yung lagi natin nakikita. The other side, kung tuwagin, ay far side. Nakita kasi ang far side, it is much rougher than the near side. So, mas maraming bako-bako, maraming crater ang tinatawag na far side ng moon. Ang moon ay sometimes tinatawag na Luna, Cynthia, yun ang mga pangalan niya. Sir, maidagdag ko lang dito sa topic natin na moon kasi marami rin nagtatanong. Isa pa tawag sa far side ng moon ay tinatawag natin na dark side of the moon. Sir, pakilinaw nga sa mga audience natin, totoo bang hindi dark side talaga siya? Hindi siya naiilawan ng araw? Hindi naiilawan. Dito sa atin, actually sa atin lang. Hindi sinasabing totally dark kasi nga, minsan kasi in between, nandun sa kabila, especially pagdating ng new moon, di ba? So, ano ang 100% illumination nun? Hindi naman yung near side, kundi ang far side. So, yung totally dark ay hindi totoo. Okay, sir. Dako naman tayo dito sa different names ng full moon na kada buwan. San hango, sir, yung mga ganitong pangalan ng buwan? Yes, sa Pilipinas kasi hindi naman talaga natin ginagamit yan. Ang talaga nag-device niyan yung mga Native Americans. Kapag ka January, ano yung sabi ng January? Kung tawagin, Wolf Moon. So, howling of the wolf, yun ang simula na sinasabing pagka may full moon. Pag nakita ng wolf ang buwan,
wala silang gawin kung ginawa kundi mag-howl, no? Sa February, tinatawag na snow moon. So pagdating sa kanila kasi, February, pagkatapos kasi ng winter solstice, medyo malamig pa rin. Ang warm moon naman pagdating ng March, kasi siyempre magisimula na after ng solstice. So maglalabasan yung mga bulate, no? Yung mga worms. So pagka lumabas yun, tinatawag nila na warm moon yun. So sila sa dinami-dami ng mga pangalang pinag-usapan natin, sila lahat na nag-device. At ni isa ay wala man lang ang Pilipinas na nai-contribute tungkol dyan. Sapagkat sa atin, normal formula lang naman kasi yon. Maliban, kung halimbawa ang ibang events sa ating pinag-usapan, halimbawa nabanggit ay ang blue moon. Yan, medyo kakaiba yan. Na kung halimbawa i-elaborate ko ang tinatawag natin na blue moon, eh kagaya din ng pinag-uusapan natin yan. Halimbawa na April, pink moon. Is the moon really pink pagdating ng April? No. Parang ganun din lang yan. Yung pink moon sinasabi ay species na early blooming one flower. Yun ang nasabi doon. Pero sinasabi ko, balik ako doon sa tinatawag na blue moon. Kung tatanungin mo, ilang bang full moon meron ang isang taon? Hindi naman 12 eh. It's 13. Kasi yung sinasabing blue moon is the second full moon in a calendar month. So tingnan nyo mabuti, kapag ka nag-full moon ka ng January 1, plus 30 days, 31, another full moon. And that second full moon becomes a blue moon. So, nangyayari naman talaga yun. Well, pagdating naman doon sa super moon, iniisip kasi ng marami na mas malaki, more or less mga 30 times bigger ang buwan during the time ng super moon. Subalit ang katotohanan ng super moon ay, kung tawagin sa amin kasi niyan, hindi naman actually. Ang supermoon kasi niyan, is a term ng media. Sa amin niyan sa astronomy, kung tawagin namin niyan, is perigee moon. Yung perigee moon kasi, yun yung pinakamalapit na posisyon ng buwan sa Earth. Okay? So, what would you expect kapag ka ang buwan ay malapit? Tendency niyan malaki. So, sa amin, ang tunay na kung definition ng tinatawag na supermoon is that at the time of full moon, kung saan 100% illumination niyan, and the time of perigee must be equal, nearly equal, or the same. So, pag nagtapat yung dalawa na yun, then we term as supermoon. Pero sa ibang sa internet, sa ibang libro, sinasabi nila na kapag ang moon is nagfall less than 360,000 kilometers away, and that's the time of perigee, lahat ng mga yon is niterm na supermoon. Pagka ganun, napakaraming supermoon lagi. So, mas maganda, mag-fix ka na lang sa isang definition na mag-coincide yung dalawa. At the time of full moon, 100% illumination, and the time of perigee must be equal or nearly equal. And that is what we consider a supermoon. And that is considered dun sa buwan. Okay, sir. Recap muna natin yung, yun nga, yung sa different names of full moon. So parang in a way, para siyang ethno-astronomy, eh, no, sir? Kasi parang yung mga pangalan ng buwan, hinahango siya sa kung ano yung nangyayari sa at that time na yon na naging full moon yung buwan ng mga Native Americans. Tama ba, sir? Tama. Sa tinuran mo yun ay tama ka. At kagaya ng May, alam natin na pagdating ng May, ang lahat ng mga bulaklak, nagbubulaklakan talaga yan. Kaya Flores de Mayo sinasabi. So, tinatawag yan ng May is flower moon. Parang ganun ba? Medyo may correlated sa buhay ng tao, sa way and lives of the culture ng tao. Kasama po ba ang Pluto sa ating solar system o hindi na? Isang planeta lang po ba talagang naguguluhan na po ako? Bago ko sagutin siguro yan, kinakailangan maintindihan nating mga manonood na bakit ba na-demote si Pluto into a dwarf planet category? Para hindi magkaroon ng kalituhan, noong year 2006, that is sometime in August, ang lahat ng mga astronomer ng member ng International Astronomical Union ay pinatawag, convention talaga siya. And then, magbobotohan kayo kung si Pluto ba ay matitira, mariretain as a major planet o bibigyan natin ng panibagong definition. Yun yun sa 2006. At ayon sa 3 criteria ng IAU, ang full-size planet ay dapat in orbit around the Sun. That is one category. Dapat umiikot siya. Tapos, it has a sufficient mass to assume hydrostatic equilibrium or nearly round shape. Ibig sabihin nun, ay hindi siya irregular, tapos stable siya. And that is the second. The third is, it has cleared the neighborhood around its object. Yan ang naging problema ngayon ni Pluto.
sapagkat si Pluto ay mayroong satellite na tinatawag na si Chiron. At si Chiron o si Chiron ay hindi umiikot kay Pluto. It's a binary. So, meron silang iniikot ang common center na parang nag-iikutan na sila ganun. It's a binary system. So, ibig sabihin nun, Pluto fails to meet the third condition. Kaya, ginawa ngayon, nag-define sila ngayon ng panibago na tinatawag na dwarf planet. Na mas maganda naman sapagkat anything na ma-discover mo beyond the, let's say, in the region of the Kuiper's Belt object ay magpo-fall doon sa category ng dwarf planet. Kaya ang planet, ang dwarf planet sa definition is any round object that has not cleared the neighborhood around its orbit and is not a satellite. So, ibig sabihin, kung planeta ka pala talaga, ay dapat ay very powerful ka. Hindi ka po pwede maging satellite. So, ako, let's say, ako, naglakad ako dyan sa gitna ninyo. Okay? Pag ako naglakad sa gitna ninyo, lahat kayo susunod sa akin, iikot kayo sa akin. Pero pag ako nasunod sa inyo, ay hindi ako po pwede maging planeta. Kasi magiging satellite lang sa inyo. So, iyon ang condition kung bakit si Pluto ay na-demote bilang dwarf planet category. Ayan, malinaw na sa ating mga viewers. Okay, sir, discuss na natin, isa-isahin na natin yung mga planet simula sa pinakamalapit sa araw hanggang sa papalayo. Unahin na natin itong mga terrestrial planets o yung mga mabato na lupa. So, unahin na natin. Yes. Ang solar system natin, para mas madaling maintindihan, ay kinocompose ng apat na terrestrial planet. Pagkatapos ay dalawang gas giant, tapos dalawang icy giant, at saka yung natitira yung mga dwarf planet. So, balit, meron tinatawag na demarcation line sa solar system. Pagkatapos ng tinatawag na, di ba, meron tayo na Mercury, Venus, Earth, and Mars. Pagkatapos ng terrestrial planet na yan, there's a first demarcation line na tinatawag na asteroid belt. Sometimes, sinasabi nila yan, it's a failed object. O, it's a failed planet na hindi nabuo. That's the first demarcation line. After nyan, ay ang malalaking planeta, ang tinatawag natin na Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Pagkatapos niyan, another demarcation line, ang Kuiper's Belt object na kung saan nakalay ang tinatawag na si Haumea, si Eris, si Makemake, si Pluto, maliman kay Ceres because Ceres is the part ng asteroid belt yon. Siya yung pinakamalaki doon. Pero pagkatapos ng tinatawag natin Kuiper's Belt object, meron pang isa. Yan ang gagalingan ng tinatawag nating mga kometa, ang Oort cloud, and then the heliopause. So, iyon ang kuha natin ng solar system. Sila ang mismong mga miyembro ng pamilya ng solar system. Ang Mercury kasi ay pagdating ng daytime, ubod ng init. Pagdating naman ng nighttime, napakalamig. So, parang iba ang temperature dyan. Very extreme sa Mercury. Sa Venus naman, ito ang pinaka-hottest planet in the solar system. Sabi nila dapat Mercury. Dahil lang Mercury pinakamalapit sa araw. Normal na question ng bata yan. Diyan naman sa Venus kasi, the moment na pumasok ang sunlight diyan, okay? The moment na pumasok, hindi na makalabas. So, ang atmosphere kasi ng Venus is pure carbon dioxide. So, trapping of heat ang nangyayari dito. Lalabas siya, pero mag-circulate lang siya. Kasi nga, ay may carbon dioxide na umaharang. So sa ating kasi sa Earth kasi kung titingnan mo yung tinatawag na balance ng heat inaabsorb pagdating ng daytime tapos inexpel naman during nighttime. So kaya may balance tayo. Kaya nga sinasabi na yung pag-init ng sa atin yung climate change, yan medyo tayo ay magkakaproblema rin tayo diyan kasi nga kung mas mataas ang carbon dioxide concentration sa yung supposed to be natatakas na init babalik uli sa atin. So ang tendency nito tumaas ang temperature ng mundo. Ang kagandahan ni Mars ay si Phobos at Deimos ang kanyang mga satellite. Ang masasabi ko kay Mars, bukod dun sa dalawa na yan na captured asteroid, they believe that ito ay captured asteroid. Ngayon, si Mars, ang kalupaan niyan is ferrox oxide. So, medyo mapula ang lupa nito na ferrox oxide ang Mars. Sa Jupiter naman, ang number of moons ay ito yung pinakamalaki. This is the fastest planet in terms of rotation. So, it rotates about 9 hours and 55 minutes. And the number of moons is about 79. Mean distance about 778 million kilometers.
Ang kanyang prominent features niya na yan tinatawag na Great Red Spot. So discuss muna natin itong Great Red Spot, sir. Bakit kaya, sir, na hindi siya na nasisira o hindi siya na kumbaga nawawala itong bagyong to? Hindi naman kagaya ng Earth kasi yan. Well, kung yun ay bagyo, okay? Dito sa atin kasi pagka let's say na may lupa kasi sa atin, nasisira kasi. The moment na mag-land po lang isang bagyo, nasabihin ng forecasting center na hihina yan. Dahil nga doon sa tatama yan sa lupa o kaya sa mga bundok, Sierra Madre Mountain, etc., etc. Eh doon sa pinag-uusapan natin na Jupiter, sapagkat wala naman, isa gaseous planet, walang obstruction sa kanya. Pinakamalakas sa bagyo sa buong solar system. Actually, ang Great Red Spot na yan, mayroon pang anak yan. At ang pinakamagandang may babalita sa inyo, ang junior red spot kung sino nakadiscovered ay Pilipino. Isa Christopher Go ng Cebu. So, yan ay halos mas malaki pa sa planet Earth. Ang tinatawag na super hurricane na sinatawag na Great Red Spot. Actually, isang kwan ang Jupiter na pupwedeng makapagdala sa atin ng tinatawag na NEOs. Yung gravitational tug caused by the planet Jupiter, sapagkat ang planet Jupiter ang pinakamalaki, that is the largest planet in the solar system. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng gravitational tug and nugs dun sa mga asteroid belt niya. Kaya gumagalo ng panibago ang bukod sa normal na orbit ng mga planeta. So, yun ang isang problema ng planet Jupiter. And then, kung matatandaan natin ay meron niya na-captured na isang kometa. Ang kometa, ang comet Shoemaker-Levy 9. Ang nangyari dyan sa Shoemaker-Levy 9 na yan, na kometa, dahil sa lakas ng gravitational pull ng Jupiter, dinurog niya into 20 fragments at ang lahat ng mga yan nagkaroon ng impact sa planetang Jupiter. So doon natin makikita na ito ay gaseous planet sapagkat may mga markings na tinamaan ang tinatawag natin na Shoemaker-Levy 9. Ang Saturn ang pinakamagandang celestial objects na makikita using a telescope. Kasi ito yung may rings, no? Actually, lahat ng planeta na gaseous planet, may mga rings lahat yon. Pero ito ang pinakamaganda, spectacular. At ang planet na ito, the second largest planet in the solar system, is the least dense planet in the solar system. Ibig sabihin nun, pinakamagaang. So, halimbawa, kung makakita ka ng body of water, yung oceans, na kasya itong planetang to, definitely it will float. Ito ngayon ang pinakamaraming merong satellite na lakpasan na niya ang Jupiter. Yung pole kasi nito, no? Yung northern axis ng tinatawag nating planeta na ito, nakatuon sa atin. So, tayo, halimbawa, nakatilt tayo, no? You're pointing sa taas. But this planet, with respect to the Sun, ay naka-point tilt towards the Sun. So, pag ito nag-orbit around the Sun, para itong gumugulong. So, dahil dyan, ay apat din ang season niya. Meron, kung halimbawa ng kanyang orbital period is about 84 years, i-divide mo yung 84 years into 4. So, ibig sabihin nun, yung one-fourth ng 84 na yan, ay puro ano yun? Puro ka daytime kasi nakatuon ka eh. Walang nighttime dyan sa kwan na yan. Tapos another kalahati naman ng 84 na yan, nandun ka naman sa kabilang side ng tinatawag na yung planet na yan, puro gabi naman yun. So, yun ang ano nang tinatawag natin na Uranus at ang kwan ito is kagaya ng Venus. Baliktad ang ikot. Retrograde ang ikot niya. Well, ang planetang Neptune, ito pinakamalayo, nasa mga 30. Kasi pagkatapos ng 30 astronomical unit. Kasi pagkatapos na nitong Neptune, Kuiper's Belt of niya, object na kasunod. Meron tong number of rings na mga apat ang bilang. At kagaya ng Jupiter, meron din bagyo rito. Ang Neptune ay may tinatawag na dark spot naman. Kung red spot ang Jupiter, dito naman sa planet Neptune ay tinatawag itong dark spot. Ang talagang teorya ng how the solar system is formed ay ang tinatawag na solar nebular theory. Ang driving force kasi ng tinatawag na formation ng isang ng stars o ng isang sun o isang solar system
ay kinakailangan magkaroon ng tinatawag na may mamatay na stars na tinatawag na supernova. Dalawa lang yan, either na supernova, yung kanyang shockwaves, lahat ng mga interstellar medium na sa paligid ay magpuwersa na magkaroon ng rotation, ng angular momentum para makabuo ng mga makapagsimula ang tinatawag nating formation of the stars. Ang pangalawa naman ay ang collision of two galaxies. So, pagka nag-collide ang dalawang galaxies, ang tendency niyan magkaroon ulit ng tinatawag na formation of the stars o formation of solar system. Ngayon, kung halimbawa na meron kang fail of water, nasa gitna mo, no? Fail of water, and then may tubig siya. Now, kumuha ka ng, let's say, ng buhangin, itapon mo doon sa fail of water sa tubig. Ngayon, kapag hindi mo ginagalaw yan, makikita mo ngayon yung mga buhangin na yon doon sa ilalim ng tubig na tinatawag natin na parang mga gaseous siya. Ngayon, ang kamay mo ay magsisilbing parang gravity na kapag ka iginalaw mo sa tubig, pinaikot mo yan, ang tendency ng mga buhangin na yan ay magkita-kita sa gitna. So magkakaroon ng coalition. So pagkadating na nag-coalition, tendency, kapag ito ay gaseous, ang tendency niyan ay magbigay ng init. So dumami ng dumami, at kaya tinatawag natin para makabuo ng protosan, kasi sa bandang huli, pag marami na siya, magiging protosan na siya, ang tendency niyan, magre-release na yan ang tinatawag na radiation pressure. At ang radiation pressure na yan, yan ang kakontra ng gravity. So, yung tinatawag na equilibrium, hydrostatic equilibrium, is the balance of that radiation pressure na binibigay ng protostar at ang tinatawag nating gravity. So, pag nag-equal na yung dalawa na yan, ay, stable na siya. And we call it as stars. Ngayon, yung mga nasa paligid noon, during the time ng formation, ng early formation ng solar system na yan, may mga natitira doon ng mga kanya-kanya rin na formation, which is nung bandang huli ay ang tinatawag na planet. Nung mabuo ang star na mag-stable niya, nagpawala yan ng napalakas na isang solar wind, and that explains why, kung bakit walang mga satellites ang planet Mercury, at walang planet ang wala rin ng Venus, at ang ating moon ay sa base doon sa giant impact theory, ay hindi talaga nanggaling talaga mismo during the early formation ng solar system. Okay, so natapos na nga yung first half o yung tatlong topics na discuss na natin ng ating pangalawang webinar, yung Understanding Space. Okay, simulan na natin yung first quiz natin. Links at comment section, pakiclick na lang. At medyo madali lang naman yung quiz, huwag kayo mag-alala kung pinig kayo. Titest lang namin kung may natutunan nga kayo dito sa aming webinar. Huwag kayo mag-alala, may certificates nga din tayo na ipamimigay. Isend namin yan sa inyong emails, basta na-like nyo yung na-like at na-follow nyo yung aming Facebook, Twitter, YouTube, at Instagram accounts. Yan ay panahon.tv. Okay, and with that, timer starts now. Alam mo ba na may ibig sabihin ang pangalan ng lahat ng mga planeta sa ating solar system? Dahil pinakamabilis umikot ang Mercury sa araw, ipinangalan ito sa matuling Roman messenger god na si Mercury. Ang planetang Venus naman ay base sa pangalan ng Roman goddess of love and beauty dahil ito ang pinakamaliwanag sa langit. Ito ang natatanging planeta sa ating solar system na ipinangalan sa babae. Namumukod-tangi ang pangalan ng Earth na hindi isinunod sa Greek o Roman gods and goddesses. Ang pangalang Earth ay hango sa Old English na salitang Eartha at German word na Erde na ang ibig sabihin ay ground. Ang Mars ang tinaguriang Red Planet, kaya naman ito ay ipinangalan sa God of War. Sa Roman mythology, si Mars ay nakasakay sa chariot na hila-hila ng dalawang kabayong sina Phobos at Deimos na ang ibig sabihin ay fear at panic. Ang dalawang maliliit na buwan ng planeta ay ipinangalan din sa mythical horses nito. Ang Jupiter naman ay pangalan ng Roman sky god bilang ito ang pinakamalaking planeta sa solar system. Sa Roman god of agriculture naman at Roman god of time, isinunod ang
pangalan ng pangalawa sa pinakamalaking planeta sa ating solar system, ang Saturn. Nakuha ng mga planeta ang kanilang mga pangalan dahil pinaniniwalaan noong unang panahon na sila ay mga likha ng mga Roman and Greek gods. Ang Uranus ay hindi visible to the naked eye. Ito ang kauna-unahang planeta na nadiskubre gamit ang telescope. Ipinangalan naman ito sa Greek god of the sky. Dahil sa kanyang deep blue color, ipinangalan ang Neptune sa Roman god of the sea. Ang Pluto na natuklasan noong 1930 ay hango naman ang pangalan sa Roman god of death. Dahil ito ang pinakamalayo at pinakamalamig na planeta. Sa loob ng 76 na taon, ito ay kinilalang pangsyam na planeta sa ating solar system, hanggang sa tukuyin ang katangian ng isang tunay na planeta. Ngayon, ang Pluto ay isa na lamang dwarf planet. Oh, ngayon, alam mo na! Na ang ikalima at kauna-unahang Pilipino na naging pangulo ng World Meteorological Organization ay si Roman Lucero Quintanar. Si Quintanar din ang pinakabatang direktor ng PAGASA sa edad na 29 at nagsilbi siyang pinuno nito sa loob ng 36 na taon. Noong 2007, bilang pagkilala sa kanyang naiambag sa larangan ng meteorology, ginawaran siya ng dating Pangulong Arroyo ng Philippine Legion of Honor with the rank of Grand Officer. Habang ipinangalan naman sa kanya ng International Astronomical Union ang isang asteroid sa pagitan ng Mars at Jupiter. Tinawag itong 6636 Quintanar. Ngayon, alam mo na! Okay, nagbabalik kami ang second half ng webinar. Didiscuss na natin yung last three topics natin. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin sa unang tanong. Pag tumitingin ako sa between, napapansin kong merong maliliwanag at madidilim. Bakit hindi pantay-pantay ang liwanag nila? Now, may makikita tayo na kulay pula, may makikita tayong kulay orange, may kulay yellow. Yan ay depende dun sa temperature ng mga between. So, meron tinatawag na spectral classification na OB, meron yun na mnemonics, eh, no? OB, a fine girl, and kiss me right now, sweetheart. So, yung pinakasimula niya na O, ay yun ay may mga temperature about nasa mga 30,000 degrees. At ang kulay niya na ay blue. So, ang example niya na let's say na si Mintaka, ng isa sa constellation ng Orion. And then, ang susunod dyan, yung blue is white, na may temperature na mga nasa mga 10,000 to 30,000, more or less. Ang sample niya na yung constellation ng Orion ulit, na si Rigel. Isa yun. And then, pag nakakita ka ng kulay pula, ang mga example niya na tinatawag na si Antares, o kaya si Betelgeuse, si Antares na Scorpio, o kaya naman ay si Betelgeuse ng Orion ulit, ibig sabihin niya, mababa ang temperature niya, nasa mga around 2,500 to 3,000. Temperature niyan. Yung classification ng ating sun, kagaya ng nasa G-type classification kasi ang ating sun, ang kapares natin diyan ay si Alpha Centauri. Ang kulay natin ay yellow.
So kapag nakita ka naman ng kulay orange ay sample niya si Arturus at saka si Aldebaran, nasa mga less than 5,000 ang ano, 3,500 to 5,000. So nakabase ang lahat ng mga kulay ng mga stars sa temperature and physical characteristics. Now, kung ating titingnan, ano ba ang pinaka maliwanag na bituin sa kalangitan? Ang pangalan niyan ay si Sirius ng Canis Major. At ang pinakamalapit naman natin diyan ay ang tinatawag na si Alpha Centauri. Nasa mga 4.3 light years away o 4.2 light years away from us. At kung tatawin natin yung pinakamalaki dyan, nung dati kasi yung pinakamalaki ay tinatawag na si Canis Majoris. Pero ngayon, merong isang mas malaki, almost 1,700 times the size of the sun, ang tinatawag na si UY Scuti. Okay sir, dako naman tayo sa tinatawag natin ng mga constellation. So ano ba talaga yung definition ng constellations? Ang definition ng constellation is a grouping of stars that form recognizable pattern. Ang mga constellation na yan ay hindi tinatawag na diniscovered. Inimbento lahat yan. Sapagkat yung mga dati nating mga lumang tao, yung mga ating mga ninuno, sapagkat during that time wala pa masyadong lights, kitang-kita mo talaga. So lahat ng mga bituin na yan ay nakakabuo sila ng mga mythological character, animal, person, o kaya naman yung mga idol nila, yung mga hero nila, doon nila lahat kinorelate yan. Ang constellation naman, by definition sabi mo, meron pa rin isang pumapasok na isang tinatawag na asterism. So, meron kasi pagkakamali tungkol dyan na kagaya ng Big Dipper. Tatanungin dyan, yung Big Dipper constellation yan? No. It's an asterism because yung sinasabing asterism is a grouping of stars that forms within the constellation. And that Big Dipper is a part of the Ursa Major. Yun yung pinakamalaki. So, yun ang kuha ng asterism sa constellation. Yung mga constellation nga, sir, parang grouping siya ng may kita ka na parang object sa ating bituin. Ano mangyayari, sir, pag yung isa sa mga bituin na nandun ay sumabog or nawala? Kapag ka sumabog ang bituin na yan, definitely, magkakaroon ng another formation of the stars. So, yung constellation, yung boundary na yon ay hindi makabuwasan kung bagkus madadagdagan ang mangyayari doon. Ngayon, ang pinag-uusapan kasi natin ay dito kasi sa atin, lifetime natin ay maiksi lang. We're talking of thousands of years. Alam mo ba yung mga nakikita mo ng mga stars sa Milky Way Galaxy? Lahat yan ay may kanya-kanyang movement. Merong papalayo at merong papalapit. Merong iba papunta ng kanan, iba papunta ng kaliwa. In 50,000 years, hindi na yan ang magiging itsura ng mga constellation na yan. Kasi kanya-kanyang motion yan. So, we're talking 50,000 years. Agay ng Big Dipper na parang hugis tabo. Hindi na mangyayari na hugis tabo siya in 50,000 years. So, kanya-kanyang movement kasi yun. In short, sabi nga ng mga millennial, walang forever. Okay, sir. Since nandito na tayo sa constellations, sir, ano ba yung importansya ng pag-aaral nito mga tinatawag natin na constellations? Well, ang constellation kasi ay useful during the time kasi ng ating mga ninuno. Ginagamit yun sa navigation. So, pagdating sa navigation, ang importante dyan ay ang tinatawag na Big Dipper. Sapagkat ang Big Dipper noon, yung tinatawag na si Dube, Merak, Pegda, Megrez, Aliot, and Mizar. Pero si Dube and Merak ang tinatawag na pointer stars. So, ang pointer stars na yan, dun sa may tinatawag na parang tabo na yan, if you draw an imaginary line, 5 times that distance, dun sa pointer stars na yan, it will point you directly to Polaris. At pag nakita mo si Polaris, you're facing the northern axis of the Earth. So, pwede mo siya magamit sa navigation na, yan ang norte. Sa likod ko ang south. Sa bandang kanan ko ang silangan at narito naman sa kaliwa ko ang kanluran. Ngayon, ang mga taga-south, especially ang Australia, in the absence ng tinatawag nating Polaris at ang tinatawag nating Big Dipper na yan, sapagkat hindi natin makikita dyan kung nando ka sa south, ang binabasehan nila dyan ay ang tinatawag na Southern Cross. Sapagkat yung Southern Cross na yan, meron dyan tinatawag na parabang yung diagonal of that cross. If you draw an imaginary line, it will point you directly to the southern axis of the Earth. So, yun ang counterpart naman siya ng tinatawag natin Polaris. Nagagamit din natin to sa tinatawag na sa oras. Bukod doon sa sun at saka sa moon. Sapagkat ang mga bituin na yan, yan ang nakapagtatala ng pinaka-exactong rotation ng mundo. Okay nga, sir. So, bukod sa mga constellations nga natin, syempre, Pilipino tayo.
Pero din tayong sariling versions na mga tinatawag natin na mga constellations. So, paka-discuss naman natin yung Filipino versions, iba't ibang Filipino versions ng stars, tsaka yung ethno-astronomy in general na din, sir. Noong dati kasi, meron na palang mga pangalan ang mga bituin na yan, sapagkat ang mga constellation ay doon sa mga makaluma, no? Kasi yung makabago, kanya-kanyang bansa kasi yan, kung paano nila describe ang mga nakikita na sa kalangitan. Dito sa atin, yung mga pangalan pala na yan ay binasin nila dun sa kanilang way of life and cultures at kanilang mga idolo. Kung kilala nyo si Dante Ambrosio, siya ang gumawa. So siya ang nagsaliksik ng tungkol dito sa mga yan at napakarami palang katawagan dito sa Pilipinas na hindi natin alam. Pero dito karamihan ang kuan is Tawi-Tawi, Teduray, Sapkabato, yan. Maraming mga katawagan dyan. Kung tawagin si Orion ay sometimes Balbalays, Boday, Magbangal, Lubang, Cagayanan, Belatik, Balatik. So, makakatuwa na meron palang talagang katawagan dito sa atin na hindi natin alam. At yun ay nasaliksik ng taga-UP. And that is Dante Ambrosio. So, in short nga, sir, yung astronomy, ginagamit na talaga siya. Sinaunang panahon pa lang, mga katutubo pa lang natin. At yun nga yung tinatawag natin na ethno-astronomy, yung study, yung pag-aaral ng astronomy na mga katutubo. So ito naman, paano ba ma-identify aling planeta, bituin, o kaya artificial satellite kapag gabi? Yung makikita natin, ano ba yung difference nun pag tinitingnan natin gamit lamang yung naked eye o yung wala tayong ginagamit na kahit anong instrument? Ang mga planeta ay madaling ma-identify kung familiar ka dun sa constellation ng zodiacs. Sapagkat ang tinatawag na zodiacs, makikita mo lamang yan dun sa tinatawag na ecliptic, mula sa silangan hanggang dun sa kanluran. Hindi ka po pwede makakita ng planeta sa south o kaya sa tinatawag na north. Ngayon, kung familiar ka doon sa tinatawag na constellation, alam mo, meron halimbawa maliwanag na bituin doon at hindi siya kabilang doon. It must be a planet. Provided na doon sa anong ecliptic. Tingnan mo mabuti ang twinkling ng planeta kumpara doon sa kanyang katabi ng stars. Less twinkle ang planeta sapagkat malapit sa atin. Artificial satellite. Akala natin dumalakad na bituin yun eh. Di ba? Marami niyan pagdating ng gabi, especially na kita mo parabang... Pero ang mga yan, minsan nawawala, minsan ay maliwanag. Kasi yan, solar panel kasi yon. So, paglubog ng araw niyan, okay? Dahil mataas yan, ang tendency ng araw, ng sunlight, tumama sa kanya. Eh, dahil nagwawabol yung mga satellite na yan, so makita natin, nakala mo, malakad ng mga bituin, pagkataas mo, biglang mawawala. Kasi minsan, nagtatumble yan eh. Nawawala na siya doon. So, it's an artificial satellite na hindi po pwedeng sabihin natin na bituin ay lumalakad. It's only an artificial satellite na gawa ng ano. It's a man-made na artificial na ginawa ng tao. Dako na tayo sa next topic natin, sir. Astronomical objects. And with that, simulan natin yung topic na yan with a question. Totoo po bang ma-alien o like another planet? Yung NASA ay pinalipad noong 1977 ang Voyager 1 at saka ang Voyager 2. Ang purpose niyan ay explore ang mga gas giant planet. Ang maganda rito ay meron to na sakay, ang Voyager 1, na tinatawag na parang golden disk, na nakapaloob doon ang lahat ng data, itsura ng tao, lingwahe ng tao, sounds, kung ano man yung data nakapaloob na ibig sabihin, with regards to human, na dito galing sa Earth. Siguro, iniisip siguro ng NASA, na whoever captured this, you're not alone. Ito ang galactic coordinates kung saan, pag na-capture nila. So, even NASA, I think, palagi ko, naniniwala sila, na merong alien. So, sa akin, panano ko, posibleng meron, pero paano natin sila mararating? At sila, paano sila makarating dito sa atin? Ang galaxy ay tinatawag na massive collection of stars, gas, dust, kept together by gravity. During the time ng early formation ng tinatawag na Big Bang, nung magkaroon ng super hot kasi dati yon. Pero nung lumamig siya, doon ang time na nabuo na itong mga galaxies na ito. Billions of galaxies o trillions of galaxies na meron ang universe. Now, nahati yan sa mga tinatawag na local group, saka super cluster,
Ang Milky Way Galaxy at saka ang Andromeda Galaxy ay kasama sa tinatawag na local group of galaxies. Itong dalawang galaxy na ito ay they moving toward each other 4 billion years from now. So magkakaroon ng tinatawag na galactic cannibalism yung dalawa na yan. So sa bandang huli, lahat ng local group of galaxies na yan, lahat yan magsasama-sama into one. Posible maging parang tinatawag na supermassive black hole yan. So isa yan sa mga ng galaxy. Ngayon, sa galaxy, ang nagpasimula talaga niyan ay tinatawag na si Edwin Hubble. So siya ang nag-classify. So nakita niya ang regular galaxy na tinatawag na si Magellanic Clouds. That's a regular galaxy. So meron palang irregular, merong regular. Pagkatapos merong barred spiral, meron palang spiral galaxy. Pag nagbangga ang dalawang spiral galaxy, ang tendency niyan ay maging elliptical galaxy. So normally ang galactic cannibalism sa universe ay normal 'yon. Ang pinakalas niya ng elliptical, ang pinakamalaki nga natin ngayon, meron ng pinakamalaking galaxy na tinatawag na IO 1101 na makikita sa supercluster ng Avel 2029. So, yun sa galaxy. Ang quasars, ang farthest object known sa humanity, yun yung pinaka, tinatawag nilang edge of the universe, yung pinaka malayo na object na pwedeng ma-obserbahan ng tao. Kung tawagan niya na quasars. Dito sa atin, ang pinakamalayong object sa ngayon ng human-made ay ang Voyager 1. Sa universe naman, ang pinakamalayo naman yan ay ang tinatawag natin na quasars. So more or less, nasa mga 270 megaparsec ang layo ng mga quasars. Pero ngayon, ang pinakalatest ay meron silang na-discovered the farthest known object na tinatawag na GNZ 11 galaxy in the constellation of Ursa Major. So, nasa mga 32 billion light years ang layo nito sa Earth. Pag sinabing star cluster kasi, ang pinakamagandang ehemplo dyan na yung tinatawag na si Pleiades. Okay? Ngayon, yun namang sinasabi kong local galaxy, local group of galaxies, tsaka super cluster, sa galaxy na apply yun. Doon sa Avel, merong isang area na napakaliit. Pero nung kinunan nila, Hubble Space Telescope ang nakakuha, doon na nakita na yung maliit na portion of that space, of that universe sa atin, nakita nila ay billions of galaxies. Ang black hole kasi, yun yung pinaka-ending of the massive stars. So, it is a the gravity's ultimate triumph and not even light cannot escape. So, yun ay base dun sa sa theory ni Einstein na ngayon lang na-prove na 2019. Kasi dati, meron yan na parabang discovery dati na tinatawag na Cygnus X-1. Yan ang pinaka-famous, Cygnus X-1. During that time na wala pa tayong technology, paano mo madedetect ang black hole? That is the question during that time. Ngayon, tayo yung kumagawa kasi ng Star Atlas. Ngayon, pagkatapos ng 50 years, binabago ang Star Atlas. Nung in-update nila, nakita nila na yung mismong area, that region ng Cygnus, dating may star doon, bakit wala? So, lumalabas, may black hole doon. Kinain ng black hole yung area na yon, yung mga stars na nakapaligid doon. Ngayon, hindi pa rin nakikita ngayon ng pictures niyan, pero base doon sa theory, yan ay ang pinaka-ending ng massive stars. Ngayon, 2019, nakita na ng malapitan na kapag the first ever picture taken by human ng isang black hole, which is 2, na pumapasok doon sa theory na sinasabi ni Einstein. Well, ang comet ay ang pinanggalingan niya na yung Oort cloud. That is 1.5 light years away from the center of the solar system. So medyo may kalayuan yan. Yan ang nagpo-post ng threat dito sa atin kasi yan malalaki. Hindi yung mga asteroid. Ang asteroid kasi maliliit lang yan eh. So pagpasok ng mga, let's say, pumasok sa atmosphere ng Earth natin,
ang tendency niya na bivaporize. So maliliit lang yung mga natitira niya sa nucleus. Pero pag comet ang pumasok dito sa atin, medyo delikado to. Ang observation namin dyan sa observatory during that time, ang hindi ko makalimutan dyan, bukod dun sa kay comet Shoemaker-Levy 9 na tumama dun sa planet Jupiter na 20 fragments, ay ang comet Yakutake. Ang comet Yakutake, ang tails na pinroduce niyan, halos nasa 80 degrees. Napakahaba ng comet Yakutake. So, itong mga comet na to, para siyang may sarili siyang motion sa ating solar system. Dumadaan siya, tapos pwede na, tapos meron parang may sarili silang orbit, at meron ding mga pag-aaral ng mga unang panahon na nakikita yung parehas na meteor, pero magkakaibang taon lang. Magbigay nga tayo, sir, ng mga ilang examples itong mga tinatawag natin na mga kometa. Ang pinaka-famous dyan sa tanong mo na yan, ang Halley's Comet. It is predicted na lagi bumabalik na sa around 76 or 77 years, which is true. Kaya lang, nung huling bisita natin yan, si Halley's Comet, I think that is 1989 yata yun. 1989. Masyadong malayo ang position niya, kaya hindi ma-naobserbahan. Kasi ang comet kasi, para makita mo ang kanyang ganda, makita mo yung kanyang tinatawag na tail, o kaya yung coma, o kaya nucleus, ay kinakailangan malapit sa araw. Kasi habang lumalapit sa araw yan, siyempre bine-burn ng niyan ng sun, yung kanyang atmosphere, no? Yung pinaka, kung ano niya, mismong nucleus niya. So, nagkakaroon siya, nasusunog yan, tapos nagkakaroon siya ng parang pinaka-tail. Doon ang pinakamandang observation doon. But not unless na let's say na malayo sa araw yan, hindi yan magbibigay ng magandang tail, ang comet na yan. Isa yung si Halley's Comet. Pangalawa ay ang comet Hale-Bopp na po pwedeng makita natin sa susunod na panahon sa 4380. Babalik ang comet Hale-Bopp sa 4380. Si comet Yakutake naman, ay ang comet na tinatawag ng 1996. Ito yung pinakamaganda ang Yakutake hapon ang naka-discover dito. Kasi kung limbawa na let's say na sa tao, no, sa atin, gusto natin magkaroon ng pangalan ng comet, dapat ikaw maka-discover. Ang next naman natin na astronomical object, yung tinatawag natin na mga asteroids. Ano ba itong mga asteroids, sir? Well, ang asteroid, sinabi ko kanina, isa sa tinatawag natin na demarcation line na kung saan ay nasa pagitan ng Mars at saka ng Jupiter. Ito yung nagpo-post ng threat sa atin sapagkat may mga katawagan din ng asteroid nito. Meron tinatawag tayong Apollo, Athens, Amors. Ang medyo delikado yung mga Apollos. Near-Earth object talaga. Ngayon may mga pangalan yan na sila Gaspra, Matilde, Deimos. Ang pinakamalaki dyan ay yung kasama, si Ceres, na kasama at kabilang naman dun sa dwarf planet. Kung kanina binanggit ko, pupwede rin naman na magkaroon ng pangalan din ng asteroid sa Pilipino. Kaya nga lang, iba ang kondisyon nito. Kung ang kondisyon ng comet ay ikaw ang makakadiscovered, dito naman sa tinatawag na pagpangalan sa asteroid, na halimbawa Pilipino ka, kinakailangan meron kang contribution sa science. So kapag ka medyo magandang contribution mo, kagaya nito si Edwelda, 1995, pinangalan sila. Itong Edwelda na ito ay mag-asawa ito. It is Edwin Aguirre and Imelda Hoson. So dahil sa contribution nila sa Sky and Telescope, binigyan sila ng pangalan ng tinatawag na asteroid. Si Makalintal, Rara, Estrella, yeah, yung tatlo na yan, mga estudyante yan. Mga champion wizards yan. Sa quiz, nanali yan. Ni-request nila, nabigyan sila ng pangalan. So, nabigyan sila. Yan si Bio, di ba? Si Bio is a, ngayon ni, ano yun na, kung si Bio, head ng SEI. That is Joseph Bio. So, isang teacher ito, na maganda rin ang binigyan ng contribution. And then si Badillo, si Father Badillo, at saka yung 2007, si Quintanar. And Quintanar ay happens to be, yun yung dati naming director ng PAGASA. So, in lahat ng mga contribution niyan about science, in their name, ay para bang ibinigay talaga sa kanila. Pinaka-latest lang kasi na pinakamagandang pag-usapan dyan, yung Chelyabinsk meteor showers. Kasi yung Chelyabinsk na yan ay wala plano, walang hindi inaasahan. It's about 20 meters na tumama dun sa Russia. So, nandyan kami sa opisina noon nung mabalita yon, at nakita ko yung
Yung kasing klase na pumasok na Mitchos na yun, na 20 meters, galing yan doon sa napakalamig na area. So, pumasok yan sa atmosphere natin na subject sa sobrang init. So, kaya sumasabog ang mga yan from doon sa pinakataas na napakalamig, masubject sa sobrang init, that sudden change of temperature bago dito bumagsak sa lupa, masabog, nag-explode yan. So, ang nangyari sa mature na Chelyabinsk ay sumabog. Okay, nang dahil dyan sa pangyayari na yan ng 2013 ng Chelyabinsk Matures na 20 meters, kung sakali pala na tumama dito sa atin, ano, yung halimbawa, let's say, mga 15 meters diameter, meteoroid na, pinag-usapan natin, meteoroid. Ibig sabihin nun talaga mas medyo malaki ng konti na papasok kasi tumama yan, more or less, ang equivalent niyan is about 1 megaton. Medyo malakas ng konti. Magkikreate ito ng serious local consequence, parang style ng ano, ng hydrogen bomb. Ganong kalakas. Kung ang tatamay about mga 15 meters. Now, kung halimbawa naman na tinatawag na people buster, no? Tao naman ang apektuhan, kung let's say mga 1 kilometers ang bumagsak dito sa atin, diameter na asteroid, ang equivalent niyan is about 250,000 megatons. So, meron to na hemispheric scale effect. Ibig sabihin nun, kung hemispheric ang ibig sabihin niyan ay almost kalahati ng mundo ang medyo mawawasak. Parang ganun. Ngayon, may mas malupit dyan kagaya ng sistema ng pinag-usapan natin ng extinction ng dinosaur na 66 o 65 million years ago. Yan ay kung halimbawa na planet buster na kung tawagin yan, that is 10 kilometers and above. No? 250 million megatons. Ang global effect, eto na. Medyo extinction of all life form. Magkakaroon to ng ice age. At posibleng ganyan na nangyari during the time ng dinosaur era. So, pero okay mag-alala sapagkat although talaga may naman tatama dito sa atin, pero hindi ako niniwala na at our generation ay may mangyayaring ganyan sa kuna. So, pinag-uusapan natin kasi 100,000 of years, million of years to happen. Hindi nga tayo tumatagal naman 100 years eh. Wala tayo sa mundo ibago. Pero definitely, merong isa na mangyayari dyan na tatama sa mundo. The question is, kailan? So, discuss naman natin yung posibleng tumama na asteroid. Yung yung nagangalan nga na Apophis, right? Halos 2093 ang medyo ang potential na posibleng mag-threat dito sa mundo. And that 2000 nakakatakot yun. And one of them ay ang tinatawag na si asteroid Apophis. Sa April 13, 2029, ang asteroid na yan ay lalapit ng 31,200 kilometers. Malapit ito. So siguro ito magandang obserbahan ito sapagkat mas malapit. Kaya lang, problema nito sa observation, pag ganitong asteroid, mabilis ang movement. Mahirap itrack. So, mayayari dyan, pagkakukuha mo siguro ng picture yan, frame by frame, na against the background of the stars, parang time-lapse ang gagawin mo. Oh. Pero yung huliin mo siya, para itong ano, para itong satellite na mabilis. Mabilis siya. By category kasi, no, yung hinahati yung isang family na yan, na meteoroid, meteor, at saka meteorite. Ganito kasi yon. Kapag ang isang object ay nandun at nasa space pa, na hindi na-encounter ng atmosphere ng Earth. Kasi ang Earth, nag-revolve yan eh. So kapag nag-revolve ang Earth, tendency niyan, pag na-encounter niya yan, i-attract niya yan by gravity. So kapag ka nagkaroon ng attraction, ang meteoroid na yan, pagpasok sa atmosphere ng Earth, makikita natin siya as a bulalakaw, makita natin siya as a shooting stars. Okay? So, yun ang tinatawag na meteors. So, from meteoroid na hindi na-disturb, meteoroid, pag na-disturb siya ng atmosphere ng Earth, pumasok dito sa atin sa atmosphere natin, para siyang shooting stars, kung tawagin niya na yung meteors. Now, may size kasi yon. Yung malilit noon, sa taas pa lang vaporize na. Pero kapag kalit siya medyo malaki, nakakasurvive ang nucleus noon. Kaya yung nakikita natin ng mga tinatawag na meteorite, yun. Pag tumama sa lupa at nakuha mo, yun ang tinatawag na meteorite. So, yung tatlo na yun ang difference noon. Ang meteor showers kasi, ang pinanggalingan talaga niyan ay yung remnants ng nagdaang kometa. So, kung maalala niyo yung pelikulang Armageddon, yun. May mga, habang pumapasok yung
spaceship doon sa likuran nung tail ng comet, daming mga bato. So in the same manner, yung kasing comet na yan, dahil nga doon sa mga may remnants na yan, ay may orbit yan around the sun. Pero may iiwan siya doon. Dire-diretso lang siya nag-orbit yung mga remnants na yan. At one time, syempre, dadaan ang Earth dyan, at kapag dumaan ang Earth dyan, ay may encounter niya ang mga remnants na yan. At kaya tayo makakapakita ng tinatawag nating shooting stars. Kapag ka mas marami ang mga remnants na ma-encounter ng orbit ng Earth, mas marami kang nakikita at yun tinatawag na meteor showers. So on a monthly basis, ay marami kang tinatawag na meteor showers observation kasi may kanya-kanyang pangalan. Pero sa listahan na yan, ay tatlo lamang ang pinakamaganda ng mga rich na makapagbibigay ng magandang show. Yan ay ang Perseid during the time ng August, ang Leonids at saka ang Geminids, November and December. Oo. Ang pinakamaganda sa mga astronomical events kasi yung tinatawag natin na eclipse. Wala kaming pinaligtas na eclipse, even total solar eclipse ng Indonesia noong 2016. Now, ano ba itong eclipse na natin pinag-uusapan? One consequence of the orbits of the moon is that it can shadow the Earth. So, pag sinabing it can shadow the Earth, we're talking of solar, sapagkat nasa gitna. Ang magbibigay ng shadow yung moon. Or the Earth can shadow the moon. So, yung shadow naman ng Earth magkakas, then we have a lunar eclipse. So, baliktaran naman yun. Nasaan ang pagitan ng object na? Kinakailangan niya ang condition niyan ay straight line. Sa tinatawag na total solar eclipse, ang pinakamagandang makikita natin dyan, kagaya nung nakita namin dun sa Indonesia, ay ang tinatawag na diamond ring effect at saka ang solar corona. May mga types kasi yan. May tinatawag na total solar eclipse, partial solar eclipse, annular solar eclipse. Doon naman sa lunar eclipse, ang pinakamaganda spectacular dyan ay ang pagbibigay ng tinatawag na blood moon. Marami din na types ang tinatawag na lunar eclipse. Meron ka tinatawag na penumbral eclipse of the moon, partial eclipse of the moon, total lunar eclipse, o total eclipse of the moon. So halos apat din ang mga pangalan na tinatawag na eclipses. Pero ang pinakamaganda dyan ay ang tinatawag na total lunar eclipse. Kaya pagka let's say nakabalita kayo ng pinabalita ng let's say na dinig nyo sa radyo, kaya na mapanood nyo sa TV, na there will be a penumbral eclipse of the moon. Hindi naintindihan ng mga tao na hindi naman magkakaroon ng changes yon. Ang magkakaroon ng changes yon is konti lamang kasi nga the moon will pass to the lighter part of the shadow. Pero pag sinabi na total lunar eclipse, lumabas ka at makita mo magkakaroon ng pumumula o magkakaroon ng tinatawag na redness ang tinatawag na lunar eclipse ng buwan. Pag pinag-usapan natin yung change of seasons, pwede natin maobserbahan ang movement ng sun dyan. So kung familiar ka doon sa let's say na movement ng sun, di ba yung sun path niya. Tumingin ka ngayon sa silangan mo, pagdating ng March 23, more or less, ang araw ay diretsyong sisikat sa silangan. Halos 12 hours yan. 6 a.m. Sisikat sa silangan, then 12 hours counterburst, 6 p.m. magsiset. Ibig sabihin nun, you have equal days and equal nights. So, yun ang tinatawag na vernal equinox. Now, tingnan mo mabuti, mula sa silangan, pagdating ng March, ng June 22, nakikita mo nasa pinaka-extreme northern part ang position ng sun. 23.5 degrees, ibig sabihin nun, ang Earth is tilted towards the sun. So, northern hemisphere will experience the longest day but the shortest night. Tama. Now, pagkatapos ng June 22, obserbahan mo ang sun mula sa silangan, dahan-dahan bumabalik ulit doon sa east point. That is September 23 o September 22, yun ang tinatawag na autumnal equinox. So, equal days and equal nights ulit yan. But right after ng September 23, going to December, dahan-dahan nagpapasout ang tinatawag nating sun. At 23.5 degrees, pagdating ng December 21, yun ang tinatawag naman natin na winter solstice. And that winter solstice, makaka-experience tayo ng the longest night but the shortest day. Ma-observe natin yan sa movement ng sun at sa shadows na kinakas nito. So, yun ang change of season pagdating dun sa sun, pinag-usapan natin. Yan ay dahil dun sa revolution.
And that concludes our webinar. Bago tayo matapos, meron pa ulit kaming quiz. Ito yung part 2 ng ating quiz. Ulit, yung links nandun sa comment section. May kita nyo, pakiclick na lang. At pakisagutan, tingnan lang natin ulit kung may natutunan kayo sa lecturer natin na si Sir Mario Raimundo. And with that, bigyan namin kayo ng 5 minutes. Time starts now. They say journalism is for the brave. But if you think you're brave enough to be the world's eyes and ears, join Panahon TV's special webinar, Journalism 101, with veteran broadcast journalist Kathy San Gabriel and our junior reporter, Trisha Garin, as moderator. We'll be discussing different scopes of journalism, including news reporting, responsible journalism, and segment producing. Register now for 500 pesos and reserve your slot. You can pay through BPI Online Banking and GCash under account name Ube Media Incorporated with BPI account number 00881-81-0036-43. Send your deposit slip to panahontv@gmail.com. Nating hindi kayang magmaneho papuntang outer space. Pero kung pwede itong gawin, sinasabi ng astronomer na si Fred Hoyle na isang oras lang ang biyahe ng kotseng umaandar sa bilis na 95 kilometers per hour paitaas. Kung ang goal mo naman ay pumunta ng buwan na 400,000 kilometers ang layo, katumbas yan ng 10 beses na pag-ikot sa mundo na maaaring tumagal ng 6 na buwan. Ngayon, alam mo na! Alam mo ba, noong 1977, nakatanggap ang isang astronomer sa isang radio observatory sa Ohio State University ng isang kakaibang radio signal mula sa outer space? Sa sobrang pagkamangha ng astronomer, naisulat niya ang salitang wow na may exclamation point sa printout ng numeric representation ng nasagap na signal. Mula noon, tinawag na itong wow signal. Dahil dito, mas tumindi ang paniniwala ng mga tao sa extraterrestrial intelligence. Ngayon, alam mo na! Rainbow o bahaghari ay karaniwang nakikita pagkatapos umulan. Kapag natamaan ng sinag ng araw ang water droplets sa hangin, lumilikha ito ng mga kulay ng rainbow. Pero alam mo ba na hindi lang tuwing may araw pwedeng makita ang bahaghari? Hindi man kasing liwanag ng araw ang buwan, kaya rin itong makagawa ng lunar rainbows o moonbows. Parehong proseso ang paglikha ng rainbow at moonbow. Yun nga lang, ang liwanag na binabali ng water droplets ay galing sa buwan. Pero kung tutuusin,
galing din naman ang liwanag ng buwan sa araw. Ang kaibahan sa Moonbow, hindi masyadong kita ang mga kulay sa gabi. Nagmumukha lang itong puting arko. Bihirang makita ang Moonbow, pero mas malaki ang chance ang masilayan ito kapag full moon at super moon. Ngayon, alam mo na! At natapos na po ang pangalawang bahagi ng ating quiz. Sana nasabit nyo at nasagutan nyo na. At bago nga tayo magtapos, paalala lang, yung mga certificates nyo ay ipamimigay namin sa inyong email. Send namin yun doon. Basta pasado kayo sa quiz. At na-like yung Facebook, Twitter, YouTube at Instagram accounts namin na panahon.tv. Sir Mario, meron pa ba kayong ibang message para sa ating mga astronomy enthusiast na kasama sa ating webinar ngayon? Well, bagay na ang Pilipinas ay hindi masyadong sinusuportahan ng astronomiya, ay dapat hindi tayo tumigil. So, dapat tayo ay ladong magsikay at hindi tayo dapat naiwan. Ang problema ng mga astronomy kasi sa Pilipinas, kung titinan mo sa science, sa libro ng mga bata, minsan nagbukas ako ng libro ng tungkol sa science, parang ano siya, parang masyadong brief, almost mga 10 pages lang sa science. So, magsisimula kung kuan is about discussion of time, papunta ng solar system, galaxies, tapos exploration, tapos na. So, ang mga bata uho na uhaw pagdating sa astronomy. Kaya, dapat siguro ay magkaroon ng panibagong curriculum, dagdagan ang curriculum ng tungkol sa astronomy para lalong madagdagan ang interest ng bata towards astronomy. Ayan, muli, Sir Mario, maraming salamat at syempre maraming salamat din sa ating media partners at sponsors ngayong webinar. Muli, ako si Patrick Abusuna mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Magandang hapon. Okay. This webinar was made possible by Air 21, Ube Express, IWMI, Warm, ProVinciMart, and Cargo House Incorporated. Special thanks to our media partners, Manila Times, Business Mirror, Daily Tribune, Filipino Mirror, Balita, Tempo, Speed Magazine, and Gadgets Magazine.